Umakyat na sa 5,000 ang namatay sa matinding pagbaha sa Libya. Sa dami ng nasawi, nagkalat ang mga bangkay sa kalsada. Yan ang Frontline News abroad. Ito ang kalunos-lunos na eksena sa mga lansangan sa Derna, Libya. Nakahilera sa mga bangketa ang dose-dosenang bangkay. Wala namang magawa ang mga residente, kundi takpan ng kumot ang mga labi. Wala na kasing espasyo sa mga ospital at mga morgue. Ayon sa Libyan authorities, higit 5,000 ang patay sa pananalasa ng Bagyong Daniel. Posible raw mas marami pa riyan ang mga namatay, lalo't patuloy pa rin ang search and rescue operation. Nasa 10,000 pa kasi ang nawawala. Hindi rin gaano makaporma ang mga otoridad dahil sa malawakang baha. Isa sa mga nagdulot niyan ang nasirang dam na ito sa Derna. Ang bayan naman ng Al-Marj, lubog din sa tubig. Sa drone video na ito, kitang-kita na nagmistulang lawa ang bayan sa lawak ng pagbaha. Ganyan din ang eksena sa malaking apartment complex na ito kung saan daan-daan ang stranded. Pero may iba na nangangailangan ng matutuluyan matapos masira ng baha at bagyo ang mga tahanan. Ilang araw na rin silang natutulog sa kalsada. Unti-unti naman nang dumarating ang ayudang pagkain at tubig mula sa pamahalaan. Nagpadala na rin ng tulong ang Turkey para sa mga nasalanta. Abala na rin ang mga residente katuwang ang mga otoridad sa mga nasirang gusali, kalsada at paglilinis ng debris na dulot ng Bagyong Daniel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jess de los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.